Linggo sa karaniwang panahon. Bahagi ng propesya sa Lumang Tipan ang naratibo sa pagdating ng Mesiyas. Magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristong na inabot ng mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eucharistia ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Ang mangungana po sa ating pagdiriwang sa banal na misa ay si Reverendo Padre Ramon C. Atanacio. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Muli, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
pinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Sabay-sabay po natin bigkasin. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugod ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at tinipo siya sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit tumalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good evening, brothers and sisters. Good evening po. Sige, batiin natin ng good evening ang ating mga kapatid. Nasa ika-anim na linggo na tayo ng karaniwang panahon. At next week, to be exact, sa Miyerkules, simula na po ng Kuwaresma. O nung tinatawag nating Lenten season. Ito'y magsisimula sa... Anong ginagawa natin? Ash Wednesday. Okay. May pagbabago sa Ash Wednesday. Sa Wednesday ko na sasabihin. Sabay ganun. Para magsimba kayo. Kasi baka hindi kayo magsimba, you know? Makapagsimba ba kayo sa Miyerkules? Sinong hindi? Di lahat kayo. Di sa Miyerkules ko na sasabihin sa inyo. Ito muna ang pagtuunan natin ng pansin yung mabuting balita at yung mga salita ng Diyos ngayon. Kasi last Sunday na to, bago pumasok ng Kuwaresma,
Kaya kailangan bigyan naman natin ng pansin. Kasi maganda po yung mabuting balita, pagpapagaling ni Jesus. Ito kasing ebanghelyo ni San Marcos, kasi kapag cycle B, maririnig natin lagi yung ebanghelyo o yung gospel ni Marcos. Dito nakasaad yung public ministry ni Jesus. Especially, isa sa mga public ministry niya, o ibig sabihin, yung mga gawain niya na pampubliko ay yung pagpapagaling sa mga may sakit. Gusto niyo bang gumaling sa sakit niyo? Sino may sakit? Lahat tayo may sakit, you know? Ba't tayo yung tumaas ng kamay? Pero gusto niyo gumaling? Sige, ganito ang gagawin natin, ha? Matuto tayo sa ituturo ng ebanghelyo ngayon. So, sabi niyang ebanghelyo, isang ketungin ang lumapit kay Jesus sa ay nanikluhod at nagmakaawa. Anong sinabi? Kung gusto ninyo, mapapagaling nyo ako. So, ibig sabihin, kung gusto natin talagang gumaling sa ating mga karamdaman, no? Kasi naniniwala ako na may power talaga ang Eucharistia. May power ang Panginoon, ang Diyos, na magpagaling ng ating mga sakit. Anong ginawa nung isang ketongin? Diba? Lumapit. So, ibig sabihin, kailangan magkusa tayong lumalapit sa Diyos. Wag ho tayong mahiya sa Kanya. Kasi itong sakit na ketong, nung unang araw, sabihin natin yung first century, no? Ito yung isa sa pinaka, parang pandemya ito eh. No? Kagaya nitong nararanasan natin. Anong tawag natin sa pandemya ito? COVID. Ano ba yung COVID? Basta COVID. Corona virus. So, kasi yung ketong nung araw na yun, nung panahon na yun, isang salot siya eh, isang virus. Na kaya dapat, sabi ng first reading, diba, sa aklat ng Leviticus, merong batas si Moises na ginawa na kapag ikaw ay may ketong, at lalo na kapag sugat-sugat, kasi ganun yung ketong eh, no? Nakakita na ba kayo na may sakit na ketong? Eh, siyempre, yung mga bata-bata, hindi nyo alam to. Kaming mga may edad. nung panahon namin, may mga ketong eh. Usong-uso ito nung panahon namin. Hindi naman ako nagkaketong, no? Kasi merong isang lugar eh, sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa may Caloocan. Hanggang ngayon, tala pa rin ang tawag sa kanya eh. Kaya lang, wala na hong mga ketongin doon. Kasi curable na po ang mga ketong, no? Sabi ng medicine. So, ang ibig sabihin noon, dahil ito'y pinagbabawal, kasi nga itinuturing na maruming tao o marumi ang isang merong ketong. Kaya hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao. Kaya sila ay isolated. So tayo rin, no, sabi nga natin, isa sa mga sakit natin talaga, bukod sa physical na sakit, para rin tayong may ketong eh. Ano yung sakit nating lahat? Spiritual, no? Ano yung sakit nating spiritual? Yung spiritual sickness of all. Ano? Kasalanan. Kasi mas mabigat po yung isang taong nagdadala ng yung spiritual sickness niya. Tingnan nyo, di ba, parang hindi ka naman kusang inihiwalay eh. Ikaw mismo yung ihiwalay. Di ba kapag nararamdaman mo ang dami-dami mo nang nagagawang kasalanan, parang hindi mo na alintana na makihalubilo, lalo na sa bulwagan o sa simbahan, o kaya pumarito sa pagdiriwang ng banal na misa. Parang ikaw na yung nag-a-isolate. Pero madalas, talagang na-isolate o napag-iisa ang mga taong mayroong spiritual sickness. Anong ibig sabihin nun? Kung nararamdaman natin,
na talagang meron tayong karamdaman internally. Sabihin na natin, kung meron mang physical o meron mang spiritual, magkusa na tayong lumapit sa Diyos. Manikluhod tayo. Ang ibig sabihin nun, we must be humble enough, no, to accept our sinfulness, our shortcomings. Kasi may mga tao, ayaw talagang umamin eh. Na sila yung may kasalanan, di ba? Ang tendency, hindi umaamin, bagkos itinuturo kung sino ang may kasalanan. Ay, hindi maganda yon. Paano tayong pagagalingin ni Lord kung magmamatigas tayo? Paano tayong pagagalingin ng Panginoon, mawa sa Eucharistiyang ito, kung hindi mo aaminin na meron kang pagkukulang? So, kusang pag-amin sa kasalanan. Ganun po yung ginagawa ng sakramento ng confessions. Kaya kita nyo, hindi ko alam ha, kung ilang beses tayong nagko-confess. Di ba, madalas kong sinasabi sa misa, buti pa sabi ng itong mga ibang lahi nating pare, buti pa kayong mga Pilipino, walang nagko-confess sa inyo. Kasi sila, pag nag-confess, ang haba-haba ng mga pila. No, inaabot sila ng ilang minuto, oras na nga sila inaabot eh. Sabi ko, ano magagawa ko kung walang kasalanan ng mga Pilipino? Di ba? Pero, yun na nga po eh. Hindi ho sila naniniwala na wala tayong kasalanan. Hindi lang tayo siguro nasanay na magkusang lumapit sa Diyos. Huwag ho tayong mahiya. Huwag ho tayong, di ba sabi nga natin, pambawa, pag merong, di ba nung unang, nung wala pang pandemya, may tinatawag tayong kumpisal ng bayan. Di ba? Ano yan eh, tatlong araw tayong may confession of, yung pangkalahatang confessions dyan sa Cathedral. Minsan, di ba, ayaw mong pumila kasi makikita ka, andyan yung friend ko, makikita ako. Di ba? Parang ikinahiya mo yung paghingi ng tawad. Pero hindi natin ikinahiya ang ayun, di ba? Parang, paano tayong gagaling? Paano tayong pagagalingin ni Lord kung hindi tayo magpapakumbaba? And ito yung ginawa ng ketongin. Kaya, kahit sabihin nating bawal yung ginawa ni Jesus, ginawa niyang pagalingin. Kasi nakita niya eh, doon sa tao yung sincerity. Kasi kailangan sincere tayo. Sincere tayo sa ating gagawing pagbabago, sincere tayo sa gagawin nating pagpapagaling sa ating sarili. Hindi pwedeng, sige ngayon magko-confess ako para bukas gagawa ako ulit ng mga tatlong kasalanan. Kasi minsan ganun ginagawa natin eh, no? Magko-confess ka ng isang beses, tapos gagawa ka ng kasalanan tatlong beses. Para, hindi ho yan washing machine. Yung pagko-confess, hindi ho yan na papasok ka, lilinisin ka, tapos dudumi ka uli. Hindi po. Ang hamon po sa atin, no, ng spiritual healing of the sacraments ay tungo sa pagbabago. Transformation. Transition. Transition, ibig sabihin, from this point up to that point, dapat merong progress na nangyayari. Ganun po dapat yung ginagawa natin sa ating buhay pananampalataya. Kasi ho, ang Diyos lagi namang handang magpatawad at magmahal. Kagaya ngayon, anong araw ngayon? Valentine's. Ba't ko konti nakapula? Nakokornihan kayo, no? wag ho tayo makorni kapag araw ng Valentine. Actually, yung itong araw na ito ng araw ng mga puso, hindi lang ho ito sa mga mag-boyfriends. Hindi lang ho ito sa mga mag-asawa. Itong araw ng mga puso para sa lahat, especially sa ating mga
Kristiyano. Yung pagmamahal na ito ng Diyos dapat ibinabahagi natin sa lahat. Kagaya natin, no? Pag pinagaling na tayo ni Lord sa ating kasalanan, pag pinagaling na tayo sa ating mga, no, ano yung brother? Ay, sister? Ano ka ba? Brother? Sister? humingi kang tawad sa kanya? No, ibig sabihin, halimbawa, naramdaman na natin pinagaling na tayo ni Jesus. No, nanikluhod na tayo. Talagang sincere na tayo sa pagbabago. Ibahagi mo ngayon yan sa kapwa mo. Yung pagmamahal na naramdaman mo sa Diyos. Huwag mong sarilinin yung pagmamahal na yan. Huwag mong sarilinin yung pagpapagaling ni Lord sa iyo. Maging ano ka rin, maging instrumento ka rin ng pagpapagaling ng ibang tao. Diba? Lalo na, diba, sabi nga natin, may kasabihan tayo, we must hate the sin, but not the sinner. Opo, kamuhian natin yung ginawa niya, pero wag nating kamumuhian ang kapwa natin. Kasi lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Yun nga, pag naramdaman na natin yung pag-ibig ni Lord, pagpapagaling niya, let us all be an instrument of healing of the world. Di ba ang sarap pag nagbabahaginan tayo, kapag nagsishare tayo sa ating kapwa? Di ba ang sarap ng samahan kapag ganun po? Meron tayong unawaan, meron tayong pagbabahaginan, meron tayong pagmamahalan na ginawa ng Diyos sa ating lahat. Ang sarap ng feelings pag ganun po. So, happy Valentine's po sa inyong lahat. Sige, batiin natin and sabihin natin sa ating mga katabi, I love you. No? No? Kahit sa kaaway mo, mamaya, china-challenge ko kayo. Yung may mga tampuhan, may mga alitan, yung may mga mag-asawang nag-aaway, mga boyfriends na mayroong mamaya, lapitan nyo and say, I love you. No? Kung gusto nyo magbeso-beso, pero bawal. No? May distancing, you know? It's nice to express our happiness to one another. No? So, mahal ko kayong lahat. Gagaya ng pagmamahal ni Lord sa ating lahat. Mga kapatid, sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus na matay inilibing, nanaog sa panaroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at parinito at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang sangketongin, kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang ketongin pagkatapos. Sadyang nakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama at sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari,
mga diakono at mga relihiyoso at relihiyosa. Patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano pa man ang antas ng kanyang dunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Ito'y iniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng banal na misa, ang pagdiriwang ng huling hapunan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at manibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral.
Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paolo na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, sabay-sabay tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Jesus. Kami adya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyayahan na makibahagi sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panalangin sa pagtanggap ng espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang ilingilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitinal ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagbigya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalbahasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at manasakit. Paglooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapit mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangangailangan at ipagdya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami.
San Pedro Kalunsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama na ay mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa napagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo para sa mga paalala. Parish announcements. As Wednesday will be on February 17th, the Mass timings are as follows. English Masses at 6 a.m., 7:15 a.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., and 6:45 p.m. Tagalog Mass at 7:30 p.m. in the Family Hall or Holy Family Hall. Fasting and abstinence from meat. And all the Wednesdays of Lent are days of abstinence from meat. For the safety and health interests of all parishioners, please avoid coming to church if you are sick. By Reverend Father Ramon C. Atanacio F.M. Capuchin, Parish Priest. Thank you, Brother. So yun po yung ating mga misa sa As Wednesday. Kung hindi naman kayo available sa ating Tagalog Mass, 7:30, no? Ating dito rin po. At saka gagamitin yata natin yung ground at saka yung itaas po. Yung mga kwarto sa taas, ayun. May mga English Masses din, no? Ayun. Salamat sa inyong lahat. At yung mga schedule for Holy Week, ipopost na lang namin sa mga bulletin boards. Before kasi, di ba, nagbibigay ng kopya. Eh kasi bawal na raw yung hawakan tapos ipapasa, no? Eh baka doon tayo mahawa eh. Kaya ibabasahin nyo na lang sa mga bulletin boards yung mga... Tsaka nasa sa registration, yung ating mga schedules. Ayun, salamat sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang mga naglingkod, ang ating choir, ang ating mga lectors, commentators, Eucharistic ministers, ang ating worship ministers, ang ating mga technical people, at syempre ang ating service ministry. Salamat sa inyong lahat. Kayo po, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sa walang sawa ninyong pakikinig sa salita ng Diyos, at pakikisa sa ating pagdiriwang. Pagdasal po natin yung mga may karamdaman, ha? Yung mga, lalo na yung mga andami, parami ng parami yung case ng virus. So, ingat po kayo. Extra ingat po tayo, ha? Ayaw natin na mahawa, pero nasa sa atin po yan kung hindi tayo mag-iingat. Salamat. Tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng kapanatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasarig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagbalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ingat po.